It's all about attitude. Kaya kailangan maalaman natin sa ating sarili kung paano tayo magkakaroon ng tamang attitude. Kaya nga po minsan, iniiwasan natin ang mga tao may attitude. Sino ba yung mga tao may attitude? Yan ang mga masusuri. Mahirap ang usapin. May sumpo. Ngayon, mayroon ang bagong term sa kanila. May chemical imbalance. May bagong term na. Yung buong mga term na yan, mga excuse na lang para pabayaan na lang. Alam mo, pagka na lang, siguro kaya ang Diyos maawain sa atin na wala mga tao. Kasi sila na nakakaalam ng ating chemical component. Kung may imbalance ng tao,
Thank you.
tidak mengerti kesamaan pikiran maupun perlawan. Alam mo ang hindi maihil sa atin ang ating soul. Kung hindi mo naawa sa atin ang Diyos, wala tayo ngayon. Meaning, we do not know where we are at. Our soul is somewhere else. It is only by the grace of God. Kaya po, the very nature of God is that He is a forgiving God. Kaya nga, kailangan po natin magpatawad. Unang-una, patawarin natin ang ating sarili. Pangalawa, patawarin natin ang ating kapwa. Ito pa. We need constantly to contemplate on the mystery of mercy. Kailangan i-contemplate natin ang mystery ng awa ng Diyos. Ang mystery ng awa ng Diyos is the wellspring of joy, serenity, and peace. Our salvation depends on it. Mercy, the word reveals the very mystery of the Most Holy Trinity. Mercy, the ultimate and supreme act by God that comes to meet us. Ang mystery po ng mercy ng Diyos ay ito. Sa pamamagitan ng kanyang awa, nagawa ng Diyos na ipa sa atin si Jesus. Yun po ang ultimate. 10 years ago, nagkaroon po ako ng pagkakataon na mag-pray over ng isang sheikh, yung Muslim king sa United Arab Emirates. Okay. Sa amin mong meeting, ang sabi niya, may isang bagay ako na nilimisteryohan sa linyo niyo. Why your God, who is Jesus, has to die for you? You know, for other religion, it is a big no-no. Sabi ko po sa kanya ito, because of God's amazing love, may kanta, amazing God, how could this be?
Thank you.